Marcos Senior is 777. The lucky number of BBM in our official ballot is number 7. Isinilang siya 1957. Kaya at ngayon ay ika 17th presidente, 17 Myron Deng, 7. Yan ang swerte nila, 7. Lucky 7. Placido Felicitario. So nakuha natin. Laki ako malakanya. Yung sabi ng iba sa kabila, oy! Bakit hindi kayo makabubun? Ano hindi makabubun? December pa lang alam namin kung sino ang manalo. Mabuti nandyan kayo. December pa lang kamo. Kaya yung number ng Diyos Pante. Alam na namin kung sino ang manalo. Kaya nang pumunta si BBM sa Katbalugan, mayroon kami Perlis Portas. Ito na ang Perlis Portas namin. Sir, hawakan mo sa doon. Yan. Okay. Oh, tingnan ninyo. O tingnan nyo yan, yung aming puntas, kami ay Partido Federal. Partido Federal ng Pilipinas, isang na first event. O tingnan ninyo. Okay, pakita sa yung BBM. Yung BBM, hindi na BBM na pumumarko sa amin. BBM na talaga siya ang aming sanggol. BBM. Sa Maraniti, kasi taga doon si Imelda, ang mama niya. Okay. Grand Rally, Katbalugan City, April 8, 2022. Perlis Portas. O, oh, anong Perlis Portas? May panalo na. May panalo na. One month pa bago mag-eleksyon, may panalo na sa aming Partido Federal ng Pilipinas. Yes. The game changer. Ang Bumanga kamo giba. Tingnan mo ang last. Ang Bumanga giba. Bakit kamo nga may panalo na? Sa survey, 61 si Bibin. 55 si Sarah. Sa actual. Baliktarin mo lang yan. Diba? 61 si Sarah, 58 si Bibin. May mali ba namin? Nagkamali ka ba kami pagsabi na may nanalo na? Dahil Disyembre pa lang, yun na ang sorte. Oh. Anong sabi ni Carlos, si Clarita? Sabi ni Clarita, pag sa Marso, hindi pa bababa ang sorte number ni BBM, tapos ng boxing. Kaya kinuha siya ni BBM. Marso pa lang, sinabi na, tapos na ang boxing. Marso pa lang. Pagka April naman, sabi ni political analyst sa panyong, yung Indian, yung mistisyo Indian, si Rajiv, sabi niya, pag April 15, hindi pa magbago dahil ano yun, Halloween. Pag hindi magkaisa yung mga opposition, tapos na ang laban ka mo, tapos na ang boxing, may panalo na. Imagine ka? Tingnan mo. Yan. Parang boxing na sa laban. Tapos ng laban. Sa laban. Oh. Knockout. Kasi sa amin talaga sir, sa nahawakan ko tatlong munisipyo, hindi sila nanalo ng landslide. Nanalo sila kamo ng by avalanche. Avalanche na talaga, hindi na landslide. Parang buong bundok ng ice na bumagsak sa kalaban. Avalanche, hindi na landslide. Okay, in 2016, sabi ko sa inyo sir, in 2016, Duterte nakakuha ng 15 million votes. Ang tawag nila ay landslide. Ngayon, almost half of that Duterte's vote, katulad ng number ni BBM ngayon, almost 32. So 32 million votes. Hindi na landslide yun. That is avalanche. Pagkatapos noon, mayroon pang hindi nakamupon. Nag-rally pa sila. Pumunta pa sila sa University of Santo Tomas. Ang tima, hindi makamupon eh. Kasi paano makamupon? Nabagsakan kasi lang yelo, avalanche eh. So hindi makamupon. Nag-rally pa ng isa. Anong rally nila? Ang title? Tayo ang liwanag. Bakit? Bakit? Nagtatangi na ba ang Panginoon nila? Nang talunan lang ang bigyan ng liwanag ng mga obispo? Yung nananalo, ano, magtiis na lang sa andap-andap na kislap ng mga langit sa bituin? Pumunta pa sila sa Supreme Court kung saan ang batas ay maningning. Oh, pero walang nagawa ang kanilang mga petitioner. Ngayon, kakahapon lang, pinasura ni Plas pa sa Inodoro. So, ganyan. Wala petition nila kasi walang ano, sustansya. Ano? Kung susunod talaga magkaroon sustansya, dapat
credible yung kanyang credible. Kanilang position. Eh, hindi naman credible. So, pinasura ng ano, ng... Si, punta, pinagalan lang yun. Bakit ka mo? Inggit lang, nabasa ng mga Supreme Court Justices. Ah, itong petition to, inggit lang. Ang overall ito, inggit lang. Wala kasi sa ano, masyadong saka ano. Kung sinasabi nila, hindi naman ba ng income tax? Anong iniisip ng justices? Hindi naman mabalik ang tarik. Kung patunayan nila na mayroong probable cause ang petition, oh, yung 32 million, hindi ba yung kikilos? Baka humalo na ang balat sa tinalupan. Diba? Kaya ayo umiwas na ngayon ng justices. Nako, ayaw ko niyan. Baka maghalo ang balat sa tinalupan. Kaya pinasura na talaga nila. Majority, walang isa nag-against. Lahat, pasura.